Thank you, Tap. We're on beach. Pinoy Butcher. Napakalamig! Kalamig! Lumabas lang ako, sinaksak ko yung sasakyan ko. Ayaw umandar mamayang umaga. Napakalamig! Ano? Musok! Kapal ng yelo! Napakalamig pa! Ito yata yung lugar dito sa Canada na napakalamig. Eight of 87. Nakakamit ba? Ha? Nakanumero? Ako ah? Diba? 9 of 87? Good morning mga tol. Yan, kakaot ko lang. Nag-i-snow na naman. Napakalamig. Negative 45 yata. No?
Pauwi na. Lamig. Snow pala kagabi. Kahit ngayon, may kaunting pumapatak na snow. Saan yung nasiksikan, oh. Sa akin. Saksak pang sa atin, eh. Mga sasakyan dito, nakasaksak. Ayan, oh. May mga saksakan yan. Kasi pag winter, sinasaksak yung sasakyan. Maganda yung sa akin yung sasakan nito. Ito, may ganito. Ganda. Good morning mga kabutsir. Lamig. Grabe, sobrang lamig. Ayoko na dito. Masakit, bayad, sobrang lamig. Pag sa Pinas naman, reklamo ko din. Ayoko na, sobrang init. Pag dito naman, sobrang lamig. Totoo po dito, merong mga nagsasabi, may nagko-comment. Ditong lugar namin dito. Ito na yung pinakamalamig na lugar dito sa Canada. So, yun, sinerge ko naman, ito nga yung pinakamalamig na probinsya dito sa Canada. Itong Manitoba. May nag-comment kaya daw walang gustong tumira dito kasi napakalamig daw na probinsya na to. Totoo po, totoo. Napakalamig dito. Minsan, last year nga, umabot pa ng negative 50. Ito ngayon, sasakyan ko last year, hindi umandar. Kasi hindi ko sinaksak. Tapos, hindi ako tumingin ng forecast sa weather. Negative 50 pala. Ayun, hindi umandar last year. So ngayon, hindi na ako kumumpiyansa. Pag nag-negative 20 pataas na, nagsasaksak na ako ng sasakyan. Mahirap na. Pero meron naman akong biniling booster. Kasi in case na hindi umandar, ibubuster lang yung battery. Ayun. Napakalamig talaga dito. Yun yung may nagsabi pa nga dun sa last na upload ko, kaya daw walang tumitira, ganong tumirang Pilipino dito kasi yun nga, napakalamig na lugar dito. Puro, tapos meron pa isang nag-comment, puro lang daw Pinoy at saka itik yung nandito. Ewan ko ano yung ibig sabihin niyang itik. Pinoy at saka itik. Oh, ewan ko anong ibig sabihin niyan sa itik na yan. Oh, yan. Tingnan niyo yung paligid mga tol. Muusok yung mga snow. Nagliliparan, malakas din kasi yung hangin. Lalakasan ko lang yung heater, yung blower, para matunaw yung sa windshield. Kaya nung may nag-comment, hindi po lahat ng lugar dito sa Canada ang ganito kalamig. Merong iba nga na hindi ganong nag-i-snow. Meron ding part ng Canada na hindi nag-i-snow yata. Alam po meron eh. Or maano lang yung snow, manipis lang yung snow, hindi ganong nag-i-snow, hindi katulad dito.
buong winter, yung season ng winter, natatabunan ng ano, natatabunan ng snow yung paligid. Hindi na natutunaw. Sa ibang lugar kasi, nag-i-snow siguro, tapos nawawala kagad, natutunaw kagad. Dito, pag nag-i-snow, hindi na matutunaw kasi sobrang lamig. Na ano na lang, kumakapal na lang, kumakapal. Tuwing nag, every time na nag-i-snow, napapatungan na papatungan lang, hindi natutunaw. Kaya, kumakapal. Diba? So, sanayan lang din kami. Kaso nga lang, habang tumatagal ka rito, mas lalo kang natatakot sa winter, pag pa-winter na. Lalo kang natatakot sa lamig. Hindi gaya ng mga pagdado, bagong dating ka pa lang rito, parang nai-excite ka mag-winter. Pag mga bago ka pa lang dito. Pero pag medyo tumagal ka na, yun, matatakot ka na sa winter. Natakot ka na sa lamig. Dala-dalang booster. Rescue. Hindi daw umandar yung sasakyan ng tropa niya. Negative 50. Hindi siguro nagsaksak. Saksak bro, baka hindi kumana. Ah. Nakasaksak to yun. Hindi pa tunaw yung windshield mo eh. Sobrang lamig. Pasok tayo.